welcome to my channel. It's Ricardo's Kitchenette. So last week, dun sa isang subscriber, may nagsabi na may nag-comment doon na ano, reveal tita. So parang napaisip ako, ano ibig sabihin niyang reveal tita? So napaisip ako siguro dahil nakikita niya lang yung kamay ko habang nagluluto. So hindi niya nakita yung mukha ko or dahil nga yung picture ko, ganun, blondina. So ngayon ko lang kasi siya ginawa na i-reveal. Yan, o yan, sis, ito na talaga yung itsura ko. Reveal, reveal na reveal. So yun, just to give you background lang pala dun sa, ano, sa channel ko. Kung mapapansin nyo dun sa thumbnail, meron yung mga different products na ginagamit ko yun. Actually, nung dati kasi, ganito yung kwento noon. Yung channel ko kasi, it's more on budget friendly, yung mabilisan, lalo na sa mga nagkatrabaho, nasa dorm, yung kailangan mabilis yung ano, yung pagluluto, yung ganun, tsaka yung same din yung ano, yung lasa, and then konti lang din yung ano, yung ingredients niya na kailangan. Yun yung ano, yung concept ko. Kumbaga budget friendly, very affordable siya. Meron din yung certain na ano, na product na katulad lalo na sa mga pasta, meron iba, all-in-one na siya, no need for salt or pepper, yung mga ganon. So, ako kasi, I want to try something new, something to taste. Yung, ano ko eh, yung nagpupush, pinpush ko talaga yung sarili ko na gusto ko siya itry, gusto ko malaman kung ano ba yung lasa niya, ganon ako. Kasi meron kasi yung iba pag hindi alam yung lasa, hindi siya bibili. Ako hindi. Pag nakita ko naman na parang okay to ah. So, tsaka parang gusto ko itry siya na sa ibang food. Yung parang maiba naman ng ano, ang lasa ko naman. Kung okay naman siya. Ganun. Kaya halos everyday talaga, kung mapapansin nyo, iba-iba talaga yung ano, yung niluluto ko. Kasi nga, gusto ko nga itry yung ibang mga products na lumalabas ngayon, or ngayon ko lang din nakita, ganon. So, paano ba nag-start yung ano, Easy Ricardo's Kitchenette? Actually, dati kasi ang pangalan niya, Easy Mix, ganon. Ang dami ko siyang pinangalan. So, parang nag-come up ako ng ano, ng isang ano na lang talaga ng channel na parang mas madali, catchy siya, ganon. Yung una, nagsabi ako dun sa sister ko na kung pwede akong gawa ng ano, ng video. Ang sabi na lang din kasi una, Easy Ricardo, sabi ko, ano una, Emmy Ricardo. So, nung nilagay niya yun, sabi ko, ate, meron na nakaano na may ano na siya, Ricardo's, ganun. So, parang, ang i-ano na lang, the easy, dahil easy to cook, easy recipe, ganun. So, parang ganun yung ano, yung content nung ano, nung channel ko. So, ang ginawa na lang namin is Easy Ricardo's Kitchenette. Kasi maliit lang din naman din yung kitchen ko. So, kitchenette yung ano, yun nilagay namin. So, yun na yung ano, yung kinonsept ko. Yun na talaga yung final. So, paano ako natuto magluto? Syempre tayo lahat, hindi naman kaagad-agad matututo na ano eh, na magluto eh. Siguro nandyan din yung pagtitimpla mo, maalat, maasim, yung masabaw, yung ganun, yung bland siya, ganun. So, mararanasan mo din yan. So, nung college ako ata nag-start noon, actually ganito yan eh. Sumasama ko sa ano, sa palengke, nung maliit pa talaga ako. Tapos noon, nung si mama kasi, every Saturday na mamalengke kami, actually, hindi ko nga alam kung alam na to eh. Hello, mama! So, pag namamalengke kami, pupunta kami sa Blooming Treat para bumili ng mga, yung karne, yung mga gulay na lutuin. Sumasama ako sa kanya kasi nga dahil nga, ano, gusto ko kasing malibre ako sa magja-Jollibee kami, tapos ilibre niya ako ng damit, yung worth 85 pesos, ganyan. Pero yung start ko talaga, dahil feeling ko, na-motivate ko yung sarili ko na feeling ko ako yung magmamana kay ma'am. Kasi lagi ko siya pinapanood na magluto eh. So parang, una, yan, nagsasaing ako, una. Tapos, sinitingnan ko lagi yung luto ni mama. Tapos, bumibili ako ng magazine, yung Yummy Magazine pa noon. Tapos, yung mga booklet nila, yun. Kaya lang kasi, dahil hindi nga ako pa gano'n na nag-go-work, so parang, ang mamahal kasi ng mga ingredients. So, wala pa akong thinking na
kung ano yung pwede kong i-alternate na ano doon na ingredients. Hanggang ayun nga, so parang habang kumakain kami sa resto, parang kinukonsip ko na yung sarili ko na parang gusto kong gayahin to. So, pero hindi ko pa sa point na lulutuin siya. Parang magsa-search muna ako sa internet, ganun, kung ano yung recipe na yun. So, nakukuha ko naman din siya. Siyempre, may nagkakataon na may lasa na may maalat. So, hindi ko pa alam kung ano yung dapat ilagay doon, kung paano ba tatanggalin yung alat. So, lahat na experience ko yan hanggang sa dumating na point na pag every time na niluluto ko doon, nai-improve yung ano, yung cooking skills mo, tapos nau-improve din yung ano, yung taste din noon. Tsaka mas lalo mo pa siyang ano, parang dinadagdagan yung ganun na ingredients. So ako, doon ako naging happy. Alam mo, natutuwa din ako kasi parang yung asawa ko naman, hindi naman din siya ganun ano, maselan. So pero number one critic ko 'yan sa mga pagkain kasi siya mas mataas yung ano niya ng ano ng alat, ako hindi, sakto lang talaga. Tapos si mama din, number one critic ko rin yan kapag ano, kapag okay sa kanila yung lasa, yun, usually doon ko na din siya ano, pinopost sa YouTube, ganyan-ganyan, or kaya sa mga SOCMED, ganyan-ganyan. So, doon sa mga nag-i-start pa lang, go lang. Ano mo, sa simula pa lang naman talaga may experience. Ako, nagsisimula talaga ako niyan sa mababa. So, doon sa mga mag-i-start pa lang, kaya nyo yan. Ako nga, kinaya ko, kayo din. Kakayanin nyo. Naniniwala talaga ako na kapag minotivate mo sarili mo na may gusto kang gawin, magagawa at magagawa mo yun. So, parang ngayon, yung cooking ko is for hobby na lang yan. So, yung ano, Easy Ricardo's kitchenette ko is for those people na nagtatrabaho, yung mga momshi, dadshi, tsaka want something new. Then, yung pag may nakikita kayo sa thumbnail na ano, na products, try nyo yun. Masarap yun. Kumbaga, isi-mix na din siya, ganon. Same lang din yung ano, yung lasa. Although kasi, iba pa rin pag natural. Pero kung gusto nyo yung madalian talaga, lalo na sa ano, sa gabi. Kaya ngayon mga office mate ko, nagtataka nga sa akin, paano mo naluluto yan? Kasi, anong oras yung pasok natin, ganon. Tapos, yung biyahe pa. Usually kasi ako pag nagluluto ako sa gabi, or sa umaga. Time management lang yan. Ganon. Yun lang talaga. Kung mabilis ang ano, ang luto, pwede nyo naman sa umaga gawin. Pero kapag yung medyo kailangan ng medyo pakulo, ganon, na yung kailangan ng oras talaga. So, sa gabi nyo na lang din siya. Basta time management lang. Basta, ang importante, for the week, dapat may menu na kayo. Dapat alam nyo na yung bibili nyo sa palengke. Hindi yung kung kailan kayo ano, doon pala kayo mag-iisip. Dapat nakalista na yan, lahat-lahat yan. Para at least alam nyo yung budget nyo. Ganun, tapos, ayun, nagtatry din ako ng local and international, ay mga international na mga cuisine, ganun. Minsan iniiba-iba ko siya, minsan ina-alternate ko kasi yung iba kasi mahal. Baka merong alternate dito sa iba na affordable naman, ganun. Yun. So, please like, share, and comment, and subscribe to my Easy Ricardo's channel, and then click the button para hindi kayo ma-spam. Please. Thank you for mga nag-support dun po sa ano sa channel ko. Sana mag-grow po tayo. Thank you!